Narito yung iba pang malalaking balita sa Frontline. Presyo ng bigas, tinitiyak daw ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-stabilize. Eh, kailan naman kaya yan mararamdaman? Kilo-kilong hinihinalang smuggled at nabubulok ng karne ng baka at galunggong na balak pa umanong ibenta. Nasabat sa isang warehouse sa Navotas. Katataas lang, tataas na naman ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Diesel posibleng mag-rollback pero kakarampot lang. Long weekend equals long traffic. Silipin ang sitwasyon ng trapiko live. Libreng public wifi, nagiging daan para ma-hack ang sinumang co-connect. Apat na construction worker nabagsakan ng gumuhong pader sa compound ng Quezon City Hall. Isa ang patay. Sa pool sa CCTV, ang lalaking nangidnap ng pusa sa Cebu. At ang iconic prank show na Wow Mali, magbabalik dito sa TV5. Doble ang saya niyan, kasama sina Jose Manalo at Wally Bayola. Nabagsakan ng gumuhong padera ang grupo ng construction workers sa loob ng compound ng Quezon City Hall. Isa sa kanila ang namatay. At dahil dyan, iniimbestigahan kung may pakukulang ba ang construction company na siyang humahawak sa proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pagbakbak ng mga naglalakihang tipak ng hollow blocks sa loob ng Quezon City Hall compound pasado alas 10 kagabi. Nadaganan ng gumuhong pader ang apat na construction workers sa Public Works Building. Sinusubukan nilang iaho ng isang construction worker na natabunan ng debris. Agad isinugod sa ospital ang 22-anyos na trabahador na si Russell Arceo pero binawian din siya ng buhay. Sugatan naman ang tatlo pang construction worker na nadamay din sa insidente. Ayon sa Quezon City LGU, nagsagawa ng demolisyon sa bahagi ito ng Civic Center Building B ang apat na construction worker ng kumpanyang MRB2 Construction. Dinidemolish nila ang bahagi ito ng gusali para tayuan ng scenic elevator. Yun nga lang, biglang bumigay ang pader na kanilang ginigiba at sa kanila bumagsak. This is a clear case of accident in a construction site. Part ng construction activity yung demolition. So part talaga siya. No, hindi siya nag-collapse by itself. Dinedemolish po talaga yung pader. Unfortunately, during the activity ng demolition, yun nga, nagkaroon ng aksidente. Pero ang city engineer ng QC na si Attorney Dale Piral, may mga nakikitang pagkukulang sa construction company. Yung parte na yan, dapat hindi yan isang araw i-demolish as per schedule. So parang na-shortcut siya. At least 1 week. At least week yan. No? Kasi ano yan eh, portion by portion. Tiniyak naman ni Attorney Piral na hindi ito makakaapekto sa integridad ng buong gusali. Kaya naman business as usual ngayong araw sa lugar. Yung wall kasi na yan ay hindi siya structural member. So hindi na apektuhan yung structural integrity ng building. It's just an architectural aspect. Sinubukan ng News 5 na makuha ang panig ng construction company. Sarado po pisina eh. Sarado? Opo. Wala kaming pwedeng makakausap? Wala po. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang mga sugatang construction worker na nakalabas na ng ospital. Magsasagawa naman ng joint investigation ng QCPD at Quezon City LGU para matukoy ang maaring pananagutan ng kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Dalawang magkaibang bersyon ang kwento ng beloved inmate na si Michael Angelo Cataroja sa kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Pero kahit anong bersyon man daw yan, tila ginagamit daw ang isyong ito para umano pabagsakin si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Muling sumalan sa fingerprinting at mugshot ang beloved inmate na si Michael Angelo Cataroja. Higit isang buwan ang inabot bago natagpuan, nahuli at napatunayang buhay pa siya. Kahapon, unang ibinalita ng News 5 ang pagkakaaresto sa 25-anyos na pugante sa Angono, Rizal. Sa video na Angono Police, nananangalian pa ang inmate nang abutan siya ng mga operatiba sa bahay ng kanyang pinsan. O ba si
Michael. Kataroha. Ikaw yung tumakas sa munti. Pabago-bago naman ang kwento ni Kataroha kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Sa unang kwento, gumamit daw ng visitor stamp ang inmate. Nagkataon daw noon na maraming bisita na stay in para sa family day noong July 7. Sumabay daw siya sa paglabas ng mga bisita at hindi napansin ng gwardiya ang peking visitor stamp. Inaya niya through ballpen, kaya siya nakalabas. Tapos, naghanap siya, kasi built niya raw ng katawan, kasi taas niya, kinamit niya yung pangalan ng visitor. Pero di naniniwala ang PNP sa kwento ni Kataroha. Sa higpit ng maximum security, di naman ganun-ganun ka nakakalabas. Pero kanina, during inquest, nagbago na naman ang kwento niya kay Piskal. Sabi niya, sumabit siya sa truck ng basura palabas. Mula Bilibid, naglakad daw ang inmate at nanatili umano sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Angono. Pinagtas niya ang EDSA hanggang makarating ng Kainta. Then from Kainta Rizals, pasabit-sabit ng jeep hanggang makarating ng Angono. Inaalam ngayon ng Angono Police kung bumalik sa karnapin si Kataroha sa isang buwang malaya siya. Considering ng kaso niya ay karnapin, iniimbestigan natin siya, baka masangkot pa siya rito during na nakakalaya siya. Nauna nang iginit ang ina ni Kataroha na hindi niya itinago ang anak. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bahay ng kanyang pinsan kahapon. Kaya naman nalaman ng jet na sa tabi sa video? Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kasi, pilit ko siyang ginoon. Wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Pero duda ang mga polis. According sa nanay, hindi niya pa nakausap itong kanyang anak. Pero siyempre tayo, speculation natin, nakontak. So wala naman tayong pinangahawakan doon. May hinala naman ang liderato ng Bureau of Correction na demolition job ang pagtakas ni Kataroha para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bureau Chief Gregorio Katapang Jr. Inatakas ito ng mga gwardiya at that time para hindi namin mahanap. July 7 pa umuno nakatakas si Kataroha pero July 15 lang nalaman na nawawala siya. Kaya malakas ang kutob ni Katapang na may sabuatang nangyari. Nagpatawag na ng Board of Inquiry ang Bureau Chief para matukoy kung sino ang dapat panagutin. Trinabaho na ito, mukhang may nagpatakas sa kanya. Para nga, siyempre, di ba? Malaking investigasyon niya tapos sa delay pa. Ngayong araw, naibalik na si Kataroha sa maximum security compound ng Bilibid sa Muntinlupa. Handa raw siyang sabihin kung paano siya tumakas. Itinanggi rin niyang may nagpatakas sa kanya. Wala po. Wala kang iahatid? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Wala kang iahatid. Marami ka bang nasabihin? Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Maghigpit na po ng sinturon mga kapatid dahil nagbabadya higit pisong taasingil sa petrolyo sa susunod na linggo. Bunsod din ang mahal na krudo, tataas din ang pasahe sa eroplano. Nasa frontline na balitang yan si Gerard De La Peña. Wala nang atrasan. Tataas na ang pasahe sa eroplano sa Setyembre. Kasunod yan ang desisyon ng Civil Aeronautics Board na itaas ang fuel surcharge o yung ekstrang binabayad para sa langis. 185 hanggang 665 pesos na dagdag bayad sa flight ticket, depende sa layo ng biyahe. Dati hanggang higit 340 pesos lang ito. Sa international flights, naglalaro sa 610 to 4,500 ang babayaran. Pinakamahal noon, halos 3,000 piso lang. Apektado niyan ang lahat ng bibili ng tiket simula Setyembre. Paliwanag ng CAB, bunsod din ito ng mahal na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. If you may notice, kahit yung mga magpapagas tayo sa gas stations, for the past few weeks, di ba talaga namang 150 piso, 2 pesos yung nag-increase. So basically, it's the same with aviation fuel. Kaya si Michelle, na first time magbabakasyon sa abroad mula na magpandemya, nagdadalawang isip kung babiyahe pa ulit. Hindi ko po alam sa mga susunod, baka Pilipinas na lang ako maglibot. Within the Philippines lang, so hindi ganun kamahal katulad ng pag nasa ibang bansa ka. Nauna nang sinabi ng mga eksperto na mukhang magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan dahil sa takbo ng ekonomiya ng Estados Unidos. Pero kung pagbabasehan na naging takbo ng trading ngayong linggo sa global market, mahirap pa rin daw matukoy kung saan nga ba patungo ang presyo ng langis. Pero sabi ng Department of Energy, posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. 40 hanggang 70 centavos naman sa kerosene.
Kung maipatupad, yan ang magiging ikapitong sunod na linggo ng oil price hike sa bansa. Ang diesel naman, maaaring magka-rollback ng 20 centavos. Bunsod ito ng paghina ng ekonomiya ng China at mataas na inflation sa Amerika. Tataas ang presyo kasi yung day-to-day development sa international oil market, kung ano yung mas nangingibabaw, kung pumupunta ang presyo pa. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Kunting tiis na lang, malapit na raw bumaba ang presyo ng bigas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, posibleng sumipa muna ang presyo ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ating mga presyo. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ring tumatay yung Agriculture Secretary kaugnay sa mahal na presyo ng bigas. Sa ngayon, pumapalo ang bentahan nito sa 40 pesos hanggang 55 pesos kada kilo, depende sa klase. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Malapit na raw bumaba ang presyo ng bigas dahil panahon na ng anihan, partikular sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang presyo, alinsunod sa utos ng Pangulo. Ayon sa Federation of Free Farmers, magsisimulang bumaba ang presyo ng bigas sa susunod na buwan. Pero bago mangyari yan, papalo raw muna ang presyo nito sa huling bahagi ng Agosto, lalo na kung madelay ang mga inangkat nating bigas. Nung nakaraan pa naman, nagka-problema sa delivery dahil sa pananalasa ng bagyo. Yun ang malaking question. Kaya ba nilang supplyan yon, no? Dahil pag hindi dumating yon o kinapos lang konti at baka madelay pa rin yung imports, magkakaproblema tayo bago mag-anihan. Oras na anihin ang mga palay at dumating ang mga in-import. Dapat sapat ito para punan ang pangangailangan hanggang sa susunod na anihan sa Marso at Abril ng susunod na taon, lalo't may iba pang dagok. Bumaba man ang presyo ng bigas ngayong papasok na anihan ng palay, pansamantalang ginhawa lang daw yan dahil sa susunod na taon, kakaharapin naman ang ating mga magsasaka ang problema sa pagtatanim kung kailan inaasahang mas titindi pa ang epekto ng El Nino sa bansa. Dahil buong mundo ang nakakaranas ng matinding tag-init, dapat din daw pagandaan ang posibilidad na maging pahirapan ang pag-aangkat ng bigas kapag tinamaan ng El Nino ang mga bansang sinasandala natin sa rice importation. At kapag kulang ang supply, ginto ang presyo at lalong suntok sa buwan ang pangakong 20 pesos kada kilo. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Halos 90 million pesos na halaga ng mga bulok na karne at isda ang nadiskubre sa isang cold storage facility sa Navotas. Hinala ng Department of Agriculture, nire-repack ang mga ito para ibenta sa merkado. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kilo-kilong karne at isda ang tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Customs at Department of Agriculture nang inspeksyonin ang cold storage facility na ito sa Navotas. Pero unang tingin pa lang, kaduda-duda na ang mga produkto. Ang mga cut ng baboy at baka at manok, namumutla o di kaya kulay gray na. Wala rin silang maayos na packaging. Patong-patong lang ang mga karne na tinapalan ng plastic. Habang ang mga galunggong na kahon-kahon, hindi na masangsang kundi amoy bulok na. Nang suriin, napaglaman itong nakaraang taon pa expired ang mga karne at isda. Galing Canada at Brazil ang mga naturang produkto. Pero galing China ang packaging. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwang nire-repackage ang mga bulok na karne at isda para ibenta. Hinala pa ng DA, dito nang galing iba pang expired na karneng ibinibenta sa mga palengke. May mga operation tayo na nasa market na mismo. Ando doon na natin nakita sa market yung mga expired na mga produkto ito. So malaki ang posibilidad na diyan ang galing mga produkto niya. Again, ang ginagawa nating effort ngayon, patuloy na pagtugis sa location ng mga expired na mga karne niya. Aabot sa 86 million pesos ang halaga ng mga expired na karne at isda. Bibigyan ng 15 araw ang importer nito para patunayang hindi smuggled ang mga produkto. Inaalam din kung sino ang tunay na may-ari ng mga nasabing karne. Ikinandado na sa ngayon ng customs ang cold storage facility na naglalaman ng mga ito.
panawagan naman ng DA sa mga tindero at customer. Kayo ay mayroong responsibilidad sa publiko para siguruhin na yung inyong ibinibenta hindi expired at safe na kainin. Sa atin namang mga kababayan na bumibili, doblehin natin yung pagiging mapagmatsyag natin. Dahil hindi natin alam na baka nabibili natin ay mga ganitong klase ng mga produkto. Iyan ang ipapakain natin sa ating pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Bahagyang nakabawi ang piso kontra dolyar ngayong araw, 56 pesos and 18 centavos ang closing rate ng palitan. Mas mataas sa 56.77 pesos na rate kahapon. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handa sila sakaling sumadsad ang halaga ng piso. Sa ngayon, hahayaan munang merkado ang magdikta ng galaw nito. Yan ay kahit pinako pa rin sa 6.5% ang interest rate. Sa kabila ito ng pagtatayang bibili sa 5.6% ang inflation para sa taong 2023. Bagay na higit na mataas sa target ng gobyerno na 2-4%. Karaniwang tinataas ang interest rate para makontra ang pagsipa ng inflation. Paliwanag ng Monetary Board, mas bababa ang paggastos ng mga tao dahil malaki ang interest sa mga utang. Susunod, nakaka-stroke na init, pinangambahan sa ilang lugar sa bansa ngayong weekend. Isang Pinoy kumpirmadong patay sa matinding wildfire sa Hawaii. At delivery truck sa Mandawi City ng araro ng hindi bababa sa 10 sasakyan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Friday na at long weekend pa, kaya naman usad pagong na po ang mga sasakyan sa EDSA. Live mula sa Estrella, Makati, nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kanina naipit din ako sa traffic dyan, 2 hours sa EDSA. Kamusta naman ang lagay ng traffic sa mga sandaling ito? Nyo sa aking kalikuran ay talagang pulang-pula, no? Typical nga yan na sitwasyon sa EDSA tuwing Biyernes. Mas lumala pa nga yan dahil nga dun sa mga nagsasamantala mga motorista para dun sa long weekend. Kaya ang resulta, halos wala nang ang galawan ang mga sasakyan. Alas 3 pa lang ng hapon, nagsimula ang build-up ng traffic sa EDSA. Lumala pa yan pagsapit ng alas 4. Sa northbound lane, wala nang galawan mula Magallanes hanggang North EDSA sa Quezon City. Ganyan din ang sitwasyon ng mga motorista sa southbound simula sa Boni sa Mandaluyong hanggang Magallanes. Ayon sa mga otoridad, nakalala sa traffic sa EDSA ang long weekend. Special non-working holiday kasi sa Lunes dahil sa Ninoy Aquino Day. Kaya marami rin ang pumupunta sa probinsya. Wala namang road repair na nakatakdang gawin sa EDSA, pero meron yan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Simula mamayang gabi, 11 PM hanggang sa Lunes ng alas 5 ng umaga. Kasama riyan ang ilang bahagi ng C5 at C3 Road, Rizal Avenue sa Caloocan, Taft Avenue and Pedro Hill Street sa Maynila, Mindanao Avenue, A. Bonifacio Avenue, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at East Avenue sa Quezon City, pati na rin sa MacArthur Highway, Malabon City. Sa Agosto 25 o sa susunod na Biyernes, posibleng ipatupad naman ang intermittent stops sa EDSA, Calayan Avenue, Jocno Boulevard, Roas Boulevard, Andrews Avenue at Salles Road. Ayon sa MMDA, ito ay para bigyan daan ang pagdating sa bansa ng mga delegado at mga manlalaro sa FIBA Basketball World Cup 2023. Nagaganapin sa bansa mula August 25 hanggang September 10. 1,303 MMD personnel ang ipapakalat sa mga naturang lugar para magmando ng trapiko at gabayan ng mga motorista. Julius, no, dito na sa ating kinakatuyuan, dito nga sa Estrella sa Makati. Kung makikita nyo nga dito sa aking likuran ay talagang halos tukod na nga, no, mabagal yung daloy ng trapiko, napakabigat ng daloy ng trapiko. Nagsisimula nga yan sa Magallanes hanggang sa North EDSA na. At doon naman sa southbound lane ay talagang sobrang bigat na rin ang trapiko. Mabigat pa po yung trapiko, nagsisimula naman yan sa Boni, sa Mandaluyong, patungo nga yan sa Magallanes sa Makati. Kaya naman na paalala natin sa ating mga motorista at sa ating mga pasahero na magbaon ng mahaba-habang pasensya. Julius?
Maraming salamat, Faith Del Mundo. Hinuli ng Interagency Council for Traffic o IACT ang 75 motoristang dumaan sa bahagi ng EDSA busway sa Camp Crames sa Quezon City. Kabilang sa mga nahuli ang isang armored vehicle na umalma pa sa mga kawani ng IACT. Ang ibang hinuli naman, maayos at kusang ibinigay ang kanilang lisensya. Ayon sa ilang nahuli, alam naman nilang bawal dumaan sa busway. Pero umiiwas daw sila sa mabagal na trapiko sa EDSA. Pagmumultahin ng higit 1,000 piso ang mga nasitang motorista. Bukod pa yan sa 5 points na demerit sa kanilang driver's license. Matinding alinsangan naman ang naramdaman sa Katbalogan, Western Samar kanina. Umalo sa 45 degrees Celsius ang heat index doon na pinakamataas ngayong araw. Umalo naman sa 44 degrees ang heat index sa dalawang lugar. Sa apat na bayan naman, 43 degrees ang ramdam na init. Bukas, posibleng umabot sa 42 hanggang 43 degrees ang heat index. Maririnig maitalayan sa parehong lugar na matindi ang alinsangan kanina. Kahit mainit, may mga lugar pa rin na uulanin bunsod ng habagat. Maregular sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Gayun din sa Caraga, Palawan. Malaki rin ang chance ng ulan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa tuwing hapon o gabi. Nabalahaw sa traffic ang mga motoristang magbabakasyon sa Baguio City ngayong long weekend. Nakalalapa raw sa traffic ang ginagawang pag-aayos sa Kenon Road. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Matapos ang isang linggong puro trabaho, excited na bumiyahe mula Tarlac papuntang Baguio ang grupo ni Danilo Capiendo para mag-relax at mamasyal. Ilan lang sila sa maraming turista na inaasahang aakyat sa City of Pines para sa long weekend. Yun nga lang, pahirapan ang biyahe dahil sa traffic. Oh sir, maraming sasakyan. Mahirap lumusot. Mga ganun, mga 30. May git siguro. Pagdating naman sa lungsod, dagdag pasakit pa rin ang kawalan ng paradahan. Pati mga negosyante, nagre-reklamo na. Prevention kasi walang pagparadahan mga customer. Tsaka nakaka-bore po. Walang paradahan talaga po sir. Nagkakaroon lang tayo ng traffic kung yung oras ng lalabas yung mga tao para uwi, magtrabaho doon lang tayo nagkakaroon ng traffic kasi uwian at saka pagpunta sa trabaho kaya doon tayo nagkakaroon ng traffic. Malaking tulong sana kung bukas ang Kenon Road para mabawasan ang traffic. Pero tanging mga residente lang sa lugar ang pwedeng dumaan dito dahil sa ginagawang rehabilitation sa bahagi ng Camp 6. Talaga, we are thinking of the safety of the passersby, the vehicles. Kasi mahirap yun eh. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang Benguet First District Engineering Office tungkol sa pagsasaayos ng kalsada. Nananatiling bukas pa rin sa mga motorista ang iba pang alternative route, paakyat ng lungsod gaya ng Asin ng Alisan San Pascual Road at Naguilian Road papunta ng Baguio. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Isang Pilipinong senior citizen ang kabilang sa mga namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Kinumpirma yan ng Department of Foreign Affairs, isang naturalized U.S. citizen, ang 79 na taong gulang na biktima mula Ilocos. Tinutulungan na ng Philippine Consulate sa Honolulu ang pamilya ng biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operations ng motoridad sa mga lugar na naapektuhan ng wildfire. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Biyernes. Magpapawaw muli ang pambansang pang-good time show ng Pilipinas na Wow Mali. At ngayon, double the fun at double the purpose ang programa kasama ang mga batikang komedyanteng si Jose Manalo at Wally Bayola. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. With more comedy comes greater responsibility. Yan ang mantra ng mga comedy genius na sina Jose Manalo at Wally Bayola. Sila kasi ang magmamana ng TV5 iconic prank show na Wow Mali ni Joey De Leon. Umu-okay naman si Boss Joey at sinabi niya, kung kayong dalawa gagawa, okay ako. Pasalamat kami kay Boss Joey. Salamat po at kami ang naatasan. Mahigit 2 dekada ring nagpatawa at nagpa-good vibes sa Pilipinas ang Wow Mali rito sa TV5.
At matapos mamahinga sa ere for a long time, ang wow mani magpapa-wow muli. But this time, ang ilang mga hanep na panggo-good time gagawin mismo ng mga bagong host itong sina Jose at Wally sa Wow Mali Doble Tama. Kami mismo ang lalabas. Pero, syempre, hindi kami magpapakita kami. Meron kaming time na nagpapakita. More than just a prank comedy show na rin daw ang Wow Mali Doble Tama. Dahil kasabay ng nagbabagong panahon, ay nag-e-evolve na rin ang programa. Ang Wow Mali Doble Tama, tutulong na rin sa kapwa. Meron kami portion dito na may hindi lang puro kala nila nananakit, nanggugulat. Meron kami ditong part na meron din kami in return naman dun sa mga tao gumagawa ng kabutihan. Meron kami mga ganyan. Isa lang daw ang rule nila Jose at Wally bilang mga komedyante. Ang maging creative sa pagpapatawa na walang nahahamak o mapapahamak. Pinag-aralan namin ano ba yung kakaiba? Ano ba yung dapat? So yun yung mapapanood. Yun din ang challenge nga doon kasi kailangan piliin na maayos yung prank na hindi talaga siya makakasakit at kailangan for fun. On top of these, thankful si Jose at Wally sa boost ng suporta sa kanila ng ating mga legit Dabar Guards. Lalo na sa kanilang Mayor Jose and the Dabar Guards segment sa Sugod Bahay, mga kapatid, sa nangungunang noontime show sa bansa na EAT. Magsisimula na ang much anticipated Wow Mali Doble Tama sa August 26, 6:15 p.m. sa TV5 at 7 p.m. naman sa Bukot Channel sa Signal. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, napakapit ang mga ka-dirty natin sa binunyag na pasabog sa Dirty Linen kagabi. Sa latest episode ng Hit Kapatid Mega Serie, naalala na ni Aidan, played by Zanjo Marudo, na siya ang nakabaril kay Yaya Olivia. Ginampanan niya ni Academy member at international award-winning actress Dolly De Leon. Sumuko naman si Aidan sa mga pulis. Kasunod ng pasabog na yan, nag-trending ang serie. At sa huling anim na gabi ng Dirty Linen, asahan pa ang mas umiinit at mas tumitinding mga eksena at revelasyon. Tutukan niya dito sa TV5, Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. Susunod, dating Speaker Pantaleon Alvarez, tinawag na kalukuhan ang pagpapatalsik kay dating Congressman Arnie Teves. Viral online, cellphone na hack umano matapos kumonek sa public wifi. At catnapper sa Cebu sa pool sa CCTV. Yan at ipapas sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinortcut ng kamera ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Teves Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at shortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng kamera kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng kamera na mahatulan si Teves kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo bago ito tuluyang patalsikin. Hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatanda ang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Teves. Walang tumutol at tatlo ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Block na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Teves bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional.
More so dito sa ATL, dito sa APC na ito, na wala naman itong kredibilidad talaga na mag-designate ng terrorist. At tingin natin wala ito doon sa code of conduct ng Kongreso. Yung isa pang historic dito, para bang kinikilala, nilelegitimize ng House of Representatives yung terror designation. Para bang hindi ba kaya ng House na mag-discern on its own? Maaari pa sana silang bumotong pabor kung hindi kasama ang isyong ito sa mga kinonsidera ng komite. Sa puntong ito, may magagawa pa ba si Teves? Ayon sa House Secretary General, maaari siyang maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema para questionin ng pagpapatalsik sa kanya. Pwede namang makabalik si Teves sa Kamara kung papalaring manalo for re-election sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sugataan ang tatlong crew matapos masunog ang sinasakyang speedboat sa Zamboanga City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na balot ng apoy ang bangka habang nasa dagat, sakop ng Zamboanga City Pier alas 2 ng hapon kahapon. Galing baliwasan, seaside ang bangka at magsasagawa sana ng sea trial nang biglang nasunog ang bahagi nitong katabi ng fuel tank at battery. Higit isang oras ding na inapula ang apoy bago tuluyang lumubog ang bangka. Nagtamo ng first degree burns ang tatlong crew. What is up mga kapatid? Base sa mga tune-up games na nilalaro ng mga ibang national teams ng iba't ibang bansa, mukhang pandiinan ang bakbakan ng parating na FIBA World Cup. Pinakita ng Canada na hindi lang sila all hype pagkatapos talunin ang defending champion Spain sa isang tune-up game 85-80. Nagtulungan ng superstars ng OKC at New York Knicks na sina SGA at RJ Barrett combining for 40 points sa overtime win nila. Ito ang unang panalo ng Canada kontra Spain since 2000, mga kapatid. Ganun kalaki ang panalong ito. At mga kapatid, isang linggo na lang bago ang FIBA World Cup. Ito na ang pagkakataon natin mapanood ang mga players na sa TV lang natin nakikita. At syempre, para din suportahan ang Gilas Pilipinas. So hindi natin pwede palampasin ito. Kaya para sa mga wala pang ticket dyan, bili na kayo ng single game tickets na nagsisimula sa 499 pesos. Akalain mo yun, 499 pesos lang. Nasuportahan mo na ang Gilas, napanood mo pa ang favorite players mo. Available yan online sa SM Ticketnets at SM Tickets at Ticketnet. Kita-kita tayo next week sa World Cup, mga kapatid. Pero kita-kita ulit tayo mamaya dito para sa marami pang sports. Susunod, piso-pisong donation drive ng mga guro para sa kanilang Brigada Eskwela sa Pangasinan, sinita ng DepEd. Magnitude 6.3 na lindol nagpayanig sa Colombia. Pati mga pasyente sa ospital pinalabas. At sa ating kay Alaman, mas kilalanin pa natin ang very loyal na asong Pinoy o Aspin. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Apat ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Mandaue City. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang isang truck hanggang sa sumalpok sa isang SUV at delivery truck. Sa lakas ng impact, inararo ng delivery truck ang 10 nakaparadang motorsiklo. Umuulan ang mangyari aksidente. Kabilang sa mga sugatan, ang isang rider at 3 sakay ng SUV. Wala pang payag ang driver ng nakabanggang truck. Hektaryang gubat ang nasusunog sa Spain at Canada, bunsod ng wildfire. Habang sa Colombia, isa ang patay sa lindol. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Agad nagsilabasa ng gusali ang mga empleyado sa siyudad ng Bogota sa Colombia nang yanigin ng 6.3 magnitude na lindol ang Kapitolyo nitong Huwebes. Sa lakas ng lindol, kita ang pag-uga ng traffic light na ito. Nayugyug din ang mga chandelier, pati ang drawer at ilang gamit sa tindahang yan. Sa takot na mas lumakas pa ang lindol, napilitang ilabas sa mga pasyente mula sa ospital na ito at dinala sa gitna ng daan. Isang babae ang kumpirmadong patay matapos malaglag sa kalsada mula sa bintana ng kanyang bahay habang lumilindol. Nasira naman ang kisame ng ilang gusali. Inaalam pa ang lawak ng pinsala ng lindol.
Higit 3,000 ektarya na ng kakahuyan ang nilamon ng apoy sa isla ng Tenerife sa Spain. Bunsod pa rin ng wildfire. Nagpalipad na ng eroplano para magsaboy ng tubig sa nasusunog na gubat. Libo-libong residente na ang inilika sa takot na lumala pa ang wildfire. Pero ang ilan, piniling manatili at tabasi ng mga tanim at damo para mapigilan ang pagkalat ng sunog. Pahirapan pa rin ang pagkontrol sa wildfire na mabilis ang pagkalat dahil na rin sa tindi ng init sa lugar. Patuloy din ang pagkalat ng wildfire sa mga gubat sa Canada. Nabalot ng makapal na usok ang mga kakahuyan sa Yellowknife City sa Northwest Territories. Nagdeklara na ng state of emergency ang mga otoridad sa lawak ng pinsala ng wildfire. Ipinag-utos na rin ang evacuation efforts sa mga apektadong residente. Nasa 20,000 na ang nailikas at ngayon pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ngayong August 18, ipinagdiriwang po natin ang ating mga mababait na aspin o asong Pinoy. Bago po mag 2007, askal pa po ang tawag sa kanila, as in asong kalye. Stray dogs nga raw, kumbaga, dahil sa negatibong konotasyon sa salitang askal, sinimula ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang kampanya para tawagin po silang aspin. Totoo, sa kanilang natural na ugaling malambing, masunurin, mabait at sobrang loyal. Very Pinoy. Sa kabilaya ng kanilang pagiging mixed breed dogs. Pero kung purong Pinoy dog breed lang din naman, ilalaban natin dyan ang Bukidnon Bitch Dog na kilala ring Tiger Dog o Asong Gubat. Endemic sa bansa ang mga tiger dog na kilala sa kanilang manipis na coat at agaw pansing dark brown na kulay at mga itim na stripe. Matulis ang mga kuko nito at kilalang umaakyat sa mga puno at nanguhuli ng mga kobra at ibon sa mga lugar gaya ng Bukidnon. Ang isa pang interesting fact sa lahing ito, hindi po sila nakikilahi sa ibang breed ng aso. Pinaniniwalaan ding nasa 36,000 years na ang kanilang lahi dito sa Pilipinas. Ayon po sa Philippine dog researcher na si Tom Asmus, akmang-akma ang ugali nito para mabuhay sa wild o gubat. Kaya naman mahirap umano itong alagaan sa mga bahay. Para po sa mga lumad ng Bukidnon, mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa mga asong gubat. Ang paniniwala kasi, nagdudulot ng sumpa at kamalasan ang sinumang mananakit sa mga pambihirang asong ito. Pero mga kapatid, sa totoo lang, hindi man ito aso ng gubat kahit na ano pa mang breed yan. Lagi po nating tatandaan na maling-mali po na sila ay saktan. Huwag po sana natin itong kalimutan sa pang-araw-araw nating buhay. Gaya po ng aming paalala, always remember, ang kay alaman ay kay yamanan. Kay? Okay! Susunod, viral. Cellphone na ikinonek sa public wifi. Nahack! Nasa camera siya. Tinatry ka niyang picturean? Oo. Parang for face ID. Ang nanakaw sa isang mamahaling pusa sa Cebu sa pool sa CCTV. At pop star actress Selena Gomez maglalabas ng kanyang comeback song. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagpasaklolo na sa NBI si DOH Special Advisor Dr. Tony Liachon dahil pinalalabas siyang endorser ng mga hindi lisensyadong gamot. Ang nakakabahala, lalong nagkakasakit ang mga napapaniwala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhencio. Dumulog at naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation ng Health Advocate na si Dr. Anthony Liachon kanina. Ginagamit umano kasi ang larawan ng doktor para i-promote ang isang gamot na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Unidentified individuals began taking advantage of my image and my reputation. And they have used my credentials and reputation to endorse unscrupulous products
falsely claiming to serve as treatment or medication for various medical conditions. Kwento pa ni Doc Anthony, may mga pasyente na siyang nabiktima ng mga sinasabing peking gamot online. Ilan pa raw sa mga ito, lumala ang kondisyon. Pero ang worst is yung medical. Kasi ang mangyayari, I have 3 patients na bumili. Ang isa ay na-dialysis dahil nag-overdose. Nakakaawa yung iba kasi yung iba, nadidisgrasya sila. Gumagastos ka na, hindi ka naman gumagaling, nasasaktan ka pa. So, naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Jinggoy Estrada para imbestigahan ang modus ng pag-promote ng mga gamot na hindi nasusuri ng FDA. Panawagan din ni Dr. Lietchon na amyendahan sana ang batas para mas maparusahan ang mga nagbebenta ng hindi aprobadong gamot online. Alam mo kaya nagpo-proliferate siya, ang tingin ko, kasi wala kasi nagpa-file ng case eh. They can actually sell online without verification. Eh baka dapat isama din sa cybercrime law yung magdi-deliver mismo. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng NBI pero may tinutumbok na raw silang lead sa kaso ni Lietchon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Maraming Pinoy ang sang-ayon sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang issue sa West Philippine Sea. Ayon sa survey ng Okta Research, 54% ang pabor dito, habang may 11% na hindi. 32% naman ang hindi pa nakakapagdesisyon. Sa parehong pag-aaral, lumalabas na 70% ang may gustong gumamit ng diplomasya sa pagigipit o pagiit sa karapatan sa pinagtatalunan ng teritoryo. May 65% na gustong umaksyon ng militar. Sinundan pa yan ng pagbalakas ng ating military assets. Meron ding may gustong palawigin ang ugnayan natin sa ibang bansa. Gayun din ang pagsasagawa ng joint maritime patrols at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. May ilan namang nais isang tabi muna ang agawan alang-alang sa ekonomiya. Sinagawa ang survey mula July 22 hanggang 26 sa 1,200 respondents. Alam na po ng lahat ang kwento ng BRP Sierra Madre, ang barkong sinadsad natin sa Ayungin Shoal bilang panangga sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Ang hindi po alam na marami, may kakambal po itong barko na sinadsad naman natin sa Scarborough Shoal noong taong 1999. Ang BRP Sierra Madre ang una nating sinadsad noong May 9, 1999 sa Ayungin Shoal, 196 kilometers mula sa Palawan. Nagalit na noon ng China at ginit na kailangan nating tanggalin ang Sierra Madre. Ang dinahilan ng Pilipinas ay aksidente lamang ito at hindi matatanggal ang Sierra Madre dahil kailangan pang i-repair ang barko. Kalaunan, inamin ni dating Defense Secretary Orly Mercado na sinadya nating isadsad ang Sierra Madre para meron tayong presensya sa lugar. Sa interview niya sa One News, sinabi ni Mercado na naghahanap sila noon ng pangontra sa ginagawang build-up ng China sa lugar. Noong 1995 pa lamang, nagtayo na ang China ng mga istruktura sa Mischief Reef. Nang pumalagang Pilipinas, ang dahilan ng China, ito'y mga storm shelters lamang ng kanilang mga mangisda. Pero lumaki ng lumaki ang mga istruktura sa Mischief Reef at wala tayong magawa. Ayon kay Mercado, ang panukala ng Philippine Army magsadsad ng barko sa ilang bahagi ng Spratly Islands bilang outpost ng ating militar. Pinaproba nito ni Mercado at noong May 1999, sinadsad nga ang BRP Sierra Madre sa Ayungin or Second Thomas Shoal at pinostehan ng isang unit ng Philippine Marines. Ayon kay Mercado, kung hindi natin mapigilan ang Chinese expansion, mahalagang mapostehan na ang mga lugar bilang isang klase ng effective occupation. Katunayan, gusto pa ng Pilipinas na magsadsad ng karagdagang barko sa lugar. Kung ayaw maniwala ng China na aksidente lamang ang pagsadsad, okay lang daw. Wala rin naman daw naniniwala na fisherman's shelter lamang ang kanilang tinatayo sa Mischief Reef. Kaya noong November 3, 1999, sinadsad na rin ng Philippine Navy ang BRP Benguet, pero doon naman malapit sa Scarborough Shoal, mga 124 nautical miles mula sa Zambales. Gaya ng BRP Sierra Madre, ang Benguet ay isang LST or Landing Ship Tank na binuo noon pang 1944 para sa pangalawang digmaang pandaigdig. Ang Benguet ay nagsilbi muna sa US Navy bilang LST-692 sa invasion ng Southern France noong Agosto 1944.
Matapos ng gera, pinangalanan na siyang USS Davis County at dineploy naman sa gera sa Korea. Taong 1976, inilipat na ito ng US sa Philippine Navy at binigyan ng pangalang BRP Benguet. Pero eto po, nagalit ang China, lalo't paparating na ang informal ASEAN Leaders Summit sa Manila kung saan mag-a-attend si Chinese Premier Zhu Rongji. Nagbabala ang China na manganganib ang pagbisita ni Premier Zhu kung hindi tatanggalin ang mga sinadsad na barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At bilang kompromiso, tinanggal ng Philippine Navy ang BRP Benguet mula sa Scarborough Shoal bago dumating si Premier Zhu noong November 27, 1999. At fast forward na po tayo sa kasalukuyan. Ang BRP Benguet ay kasalukuyang nandun pa rin sa Philippine Navy. Katunayan, taong 2004, sumadsad na naman ang BRP Benguet. Pero sa bandang Pag-asa Island naman at ngayon, totoong aksidente na. Ang Sierra Madre naman, nandun pa rin nakabantay sa Ayungin Shoal matapos ang 24 na taon. Kalakalawang na at hindi na umaandar, pero pinupost yan pa rin ng Philippine Marines. Samantala, ang Scarborough Shoal na dating pinostyan ng BRP Benguet, nakuha na po ng China. At ang Mischief Reef na pinagbulan ng lahat bilang isa raw fisherman's shelter ay ngayon isa na sa mga higanting artificial military islands sa South China Sea na may sariling airbase, radar installations at defense network. Mga kapatid, nasa Vietnam ngayon ang Choco Mucho Flying Titans para sa VTV Cup. Makakatapat ng Pinoy squad ang ilang teams galing Japan, Vietnam, Australia at South Korea. 5-day tournament ito mga kapatid at magsisimula bukas ang hampasan. Gusto mag-bounce back ng Choco Mucho pagkatapos ang 7th place finish sa huling invitational conference kaya tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda. Babalik naman dito sa bansa ang kauna-una ng head coach ng Gilas Pilipinas na si Raiko Toroman. Nabalita na kinuha si Toroman para maging consultant ng Converge Fiber Xer sa PBA at ng St. Benil Blazers sa NCAA. Mukhang may balak ang parehong kupunan maging competitive sa kanya-kanyang liga sa parating na season, kaya kumuha ng rest back. Alam naman na natin ang husay ni Coach Aldin Ayo at Coach Charles Tew para sa Converge at St. Benil. Pero yung may Toroman ka pa sa likod, exciting sigurado ito para sa parehong kupunan. It's your sports Tito Mike Reyes, peace and love. Susunod, pang-hack sa isang cellphone, kaya umanong gawin sa pag-connect lang sa public wifi. Mamahaling pusa sa Cebu, ninakaw sa loob mismo ng bahay. At Pinoy rapper Easy Mill, nag-debut sa Billboard chart. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ito naman ang babala, huwag basta-basta kumonek porkit libre ang wifi. Baka kasi mabiktima kayo ng hacking. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Hello? Siya yung nakapindot niyan, yung tatlo? Oo. Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Viral ngayon ang Facebook post ng iPhone user na ito. Ang cellphone, tila nagkaroon ng sariling buhay. Para bang may invisible na kamay na pumipindot dito. Like, tinatry mo niyang mag... passcode. Oh. Binuksan pa ang camera function sa katila sinubukang litratuhan ng may hawak ng cellphone. Nasa camera siya. Tinatry ganyang picturean! Parang for face ID. Ang insidenteng yan, nangyari matapos daw otomatikong kumunik ang cellphone sa wifi ng kanilang opisina. Wala akong inaalaw or anything, bigla na lang siyang gumalaw. So, kinabahan ako, mag-turn on ko ulit. Actually, nawala yung face ID ko. So, ang ginawa ko is i-change yung Apple ID password ko. Dinelete ko yung mga digital bank apps. Hinala ng iPhone user na hack ang kanyang phone. Madalas daw kasi nakabukas lamang ang cellular data at wifi function ng cellphone niya. Pero duda, ang tech editor at cybersecurity enthusiast na si Art Samaniego na hacker ang may gawa niyan. Kung hacker yun, hindi naman layunin o hindi naman gusto ng hacker na i-control yung telepono na nakikita mo. Ang hacker, nagtatago yan, panakaw yan, na i-access yung telepono. Hindi niya ipapakita na i-access yung code mo.
Posibleng ghost touch daw ang nangyari. Depekto raw yan kung saan bigla na lamang gumagalaw ang screen ng phone na parang may ibang taong gumagamit. Nag-i-scroll siya ng sarili, pumipindot siya ng mga icons ng sarili niya na walang ginagawa yung may-ari ng telepono. Ilan sa posibleng dahilan niyan ay hindi updated ang software ng cellphone. Pwede ring marumi ang screen, may crack o basag sa screen protector, o kaya naman nasira ang digitizer ng phone. Ayon sa eksperto, kapag nangyayari ang ghost touch, dapat i-restart ng user ang kanyang cellphone. Sa kabila niyan, hindi sinasantabi na eksperto ang panganib na dala sa tuwing kumukonek sa mga public wifi. Karamihan sa mga public wifi, hindi encrypted. Pag hindi siya encrypted, pwede magkaroon ng man-in-the-middle attack o MITM. Gagawin ng mga hacker, pwede silang magtanim ng malware doon sa system mo. Ang problema pa, hindi raw madaling malaman kung sa lehitimong wifi ka nakakonek dahil may tinatawag na rin palang evil twin, rogue wifi o malicious hotspot. Isa sa mga posibleng paraan daw ng mga hacker kung paano ma-access ang isang gadget gamit ang wifi ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang the authenticator. Kung saan ang pinaka-purpose daw nito ay i-disconnect ka sa mismong wifi source. At pag nagkataon, gagamit na sila ng tinatawag naman na malicious hotspot na gagawing kapangalan nung mismong pinagkukunan mo ng internet. At pag nagkataon naman na naka-auto-reconnect ka, huli ka na. Dahil dito ka na sa malicious hotspot mapupunta at madali niya na ma-access o magagamit at malalaman ang mga pinupuntahan mong sites or worse, pati yung mga online transactions. Kaya payo na eksperto, i-turn off o i-disable ang auto-reconnect mode kung kukunik ka sa pampublikong wifi. Mas mabuti nga raw na i-forget network ito. Una na nagbabala ang DICT laban sa hindi secure na public wifi. Kung may mga importanteng transaksyon, mag-mobile data na lang daw. Pero kung kailangan daw talaga mag-public wifi, gumamit ng tinatawag na virtual private network o VPN. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Nasa pool sa CCTV ang pagtangay sa isang mamahaling pusa sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Hello everyone, my name is Keon. Antuking pusa si Keon, isang Siamese cat. Katabi pa ngang matulog ng kanyang fur parent. Pero kung minsan, makulit, pumupuesto pa sa basurahan. Basurahan, muntaw na dong. At mahilig makipaglaro. Hilig din niya ang tila pakikiosyoso sa kapitbahay at mag-birdwatching sa bintana. Ang mga katangiang yan ni Keon ang namimiss ng kanyang fur parent. Mag-iisang buwan na kasi itong nawawala. Sa kuha ng CCTV nitong July 27, makikita ang isang lalaking tumatakbo habang may dalang timba sa bayan ng Konsolasyon sa Cebu. Siya ang dumukot kay Keon. Nagpakilala raw na call center agent ang suspect at nagkunwa ring naghahanap ng bakanting apartment. Yun pala, tinangay na niya ang pusa. Kitang-kita pang nakangiti ang lalaki sa ginawa niyang pagnanakaw. Ang fur parent ni Keon na si Josime Pellegrino, labis ang lungkot sa nangyari. Ay, nilang gabi ako umiyak ng sir na ano. Naalala ko kung kaiba siya. Siyempre napamahal sa amin. Pamilya natin. Hindi bababa sa 8,000 piso ang halaga ng Siamese cat gaya ni Keon. Ito raw ang posibleng dahilan kaya siya ninakaw. Kahit mag-iisang buwan na mula nang tangayin ang pusa, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Pellegrino na makakauwi rin si Keon. Panawagan niya ipagbigay alam agad sa mga pulis sakaling may makakita sa suspect. Gusto ko po talaga mabawi. Gusto ko po mahanap talaga si Keon. Gusto kong mapanagot yung tao na yun. Kasi kung nagawa niya sa amin yun, pwede niya pong magawa sa iba. Marami pong pwedeng mabiktima kung hindi siya mahuhuli. Ayon naman sa Konsolasyon Police, may mga nakalap na silang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Isang donation drive ang inilunsad ng ilang guro sa Pangasinan para makatulong sa paghahanda nila para sa pasukan. Pero ayon sa DepEd, paglabag ang solicitation sa kanilang department order. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa.
Sa nalalapit na pagsisimula ng pasukan, kaliwat kanan na naman ang mga brigada eskwela. Pero dahil kapos sa budget ang mga guro sa Mangintebeng Elementary School, naglunsad sila ng donation drive na tinawag nilang piso para sa brigada. Inexplain naman po yun sa amin ng aming school head, naiintindihan naman po namin yon na hindi po kami mabibigyan ng mga other supplies kasi ang priority pa for now is yung pagbayad totally na matapos na yung sa modules po na printed. Bukas ang donation drive hindi lang sa mga estudyante, magulang at mga guro ng paaralan. Kahit sino pwedeng mag-donate. Ang bawat pisong malilikom, direkta raw gagamitin sa pag-aayos ng mga classroom. Ipambibili rin nila ito ng ibang school supplies na gagamitin ng mga estudyante. So madalas, ang mga kailangan namin, cleaning materials. And I think ngayon kasi, the reason why nagkaroon ako ng idea dito sa Piso Challenge is to buy some things for my student, like ball pens, yung mga papers nila, para makatulong din po sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata po natin sa public school, wala po silang kakayahan para mabuo o makumpleto yung mga gamit nila. Maganda ang layunin, pero ang programa posibleng lumalabag sa DepEd Memorandum No. 47 of 2022. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang paghingi ng tulong ng mga guro, pwera na lang kung ang tulong ay galing mismo sa DepEd. Hindi po pinapayagan ang pagsusolicit ng teachers, kundi sa hanay po ng school o yung institutional partnership po, kumbaga school po ang maghahanap ng mga partners niya para maging katuwang po para sa brigada eskwela kung ano po ang mga pangangailangan sa school. Para naman sa ibang guro sa Pangasinan, ang donation drive ang isa sa mga nakikita nilang paraan para ayusin ang mga sirang classroom. Hindi naman daw ito paglabag sa code of ethics ng mga guro dahil voluntaryo lamang ito sa mga nais magbigay. Hindi naman lahat ng teachers ay may kaya. Kaya nga sila nag-apply sa public school para medyo malaki-laki. Yun nga lang, dahil nga din sa expenses ngayon, mas tumataas. Tumataas ang mga bilihin, hindi nga lang po tumataas ang sahod ng teachers. Real talk po yan. Wala pang pahayag ang DepEd Region 1 kung ipatatawag nito ang mga guro ng Mangintebeng Elementary School o ipatitigil na ang donation drive. Pero apela ng DepEd sa mga public school sa kagawaran lumapit para sa anumang pangangailangan ng kanilang paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi pinagbigyan ng palasyo ang hiling ng Naga City na ideklarang special non-working holiday ang araw ng kamatayan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon sa Office of the President, mayroon ng batas na nagdedeklarang special working holiday ang August 18. Ibig sabihin, holiday ang death anniversary ni Robredo pero may pasok pa rin. Kinikilala raw ng palasyo ang kahalagahan ng pag-alala sa yumaong opisyal. August 18, 2012, namatay sa plane crash ang nooy DILG Secretary Robredo. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kaway-kaway Selenators. Maglalabas ng bagong music ang pop star actress na si Selena Gomez. Inanunsyo niya yan mismo sa kanyang social media accounts. Sa August 25, nakaschedule ang release ng kanyang bagong kantang, Single Soon. Ayon din sa ilang reports sa Hollywood, inaayos na rin ni Selena ang kanyang upcoming fourth album. Follow-up ito sa kanyang nilabas na 2020 album na Rare. Eto pa nga, panalo ang bagong milestone sa career ng Pinoy Pride na si Easy Mill. Ang kaniyang bagong kanta na collab with Eminem na Realest pasok sa apat na category sa Billboard's chart. Number 3 yan ngayon sa parehong R&B, hip-hop digital song sales at rap digital song sales charts. Nag-number 10 din ito sa all-genre digital song sales sa debut week nito. Pang-16 din siya sa Billboard Emerging Artists. Ang achievement niyang ito, nakuha niya matapos siyang pumirma ng tatlong management deals sa mga OG rap icons na sina Eminem at Dr. Dre. Hey, idol ah. Pinoy. Oo. Uy, doon sa mga nakikinig sa atin ah, sa radyo, easy lang dahil matindi ang traffic sa EDSA. Ako kanina, 2 hours. Wow. Yung driver mo, 1.5 hours. Oo. So, pa-uwi, ganun din. Good luck sa atin. Good luck sa atin, pa-uwi. Ingat po sa biyahe. Huwag mainit ang ulo.
At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw nito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga sangga sa pagbabalita kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Quasim. Magandang gabi, Pilipinas.